contentment in Jesus Christ. Amen. Means na Lord, kakontentuhan sa Panginoon. Amen. Dahil tayo, ito ang sabi niya, kapatid, nagtataka ba kung bakit nasa iyo na ang lahat ng bagay tulad ng salapti, kapangyari niyan, at magagawang pamumuhay. Bakit may tanong pa rin sa iyong isip kung bakit tila ba may kulang? Amen. Alam niyo, mga kapatid, dahil ang gusto ng Panginoon ay ang buhay natin, kailangan tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil, ang sabi nga sa Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Amen. Alam niyo po, ang kasabihan dito, ay ang Diyos ay ating tagapagligtas. Kailangan natin mabaptize sa pangalan nila. At ang isa pa, dahil sabi nga niya, hindi niya ang kailangan ng pera. Ang kailangan natin ay ang buhay na walang hanggan. Bakit hindi pa rin, dahil ang sabi niya, bakit hindi pa rin makompleto ang hinahanap mong kaligayahan? At wala pa rin tunay na kakontentuhan. It means contentment. At itinuturo ng mundo na ang dahilan at layo ng ating mga buhay, ang ating kahalagahan, kaligayahan, at kasiglahan ay nakakaloob o makakuha sa material na bagay. God bless nga pala si Sister Maria and si Judy Lynn. At maraming na po yung ating kapatid na si Sara. Hallelujah! Ang mga kapatagan ito. Gagawin mo ang lahat ng kaya mong gawin. Apurahin mo hanggat kaya mo. Mag-retire ka, kana hanggat maaga. Hanggat kaya mo pa. Enjoy mo na ang buhay habang malakas ka pa. Amen. Itinuturo ng mundo na kapag meron tayong sapat na salapi, makakapabuhay tayo na walang takot at pag-aalala sa madaling salita ang ating pagtitiwala at siguridad. At sa ating mga sariling kakayahan o abilidad. Ngunit ang tunay na kapayapaan at kakontentuhan ay magsisimula sa ating pagsuko ng ating mga buhay sa ating Panginoong Jesus at pagpaggap natin lahat ng pagpanggap natin ng lahat ng bagay dito sa atin, sa mundo. Amen. At dahil siya ang may-ari ng lahat, kasama ng ating mga salapi, in all our resources at maging ang ating buhay, lahat ito ay mula sa Kanya at para sa Kanya. Amen. Ang sabi sa Corinthians 2:8 verse, subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos, hindi marami. Right. Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo na buhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoong si Jesus Kristo, sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Amen. Ito po ang sekreto para makantal natin ang tunay na buhay at tunay na kaligayahan at kakontentuhan. Ang Panginoong Jesus ang ating hanapin at taglingkuran sapagkat sa Kanya natin matatagpuan ang kapuspusan ng ating buhay. Amen. Ngunit, ang sabi niya sa Matthew 6:33, yun niya si God first. Ngunit, higit sa lahat, higit na halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Unahan natin ang Diyos, ang kapayapaan, kakontentuhan, kagalakan, kagalingan, at anuman ang ating mga
dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng kalungkutan. At discontentment naman ito, indeed contentment. Ang hindi natin naranasan ng buhay sa paraan natin ng nais ng Panginoon, ang mabuhay na kasama siya. Ang discontentment ay isa sa nagiging dahilan kung bakit tayo nakakagawa na mga maling desisyon sa ating mga buhay. Kahit sagana na palaging paghihulan. Amen. Hindi enough kung ano ang meron sa atin. Ito ang nagiging dahilan kung bakit inuubos natin ang ating panahon sa paggawa sa mundong ito. Inuubos ang oras mula sa umaga hanggang gabi sa pagtatrabaho. Sapagkat ano ba ang mapapalaran sa taong makantan man niya ang buhay, ngunit papapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng sa tao kundi kapalit ng kanyang buhay? Amen.